Magandang araw mga kaibigan. Ito, napuno na ang salop ng dating Pangulong Duterte. Minura niya na si ex-Senator Trillanes sa mga pinagsasabi nito na wala namang katuturan. Okay, panoorin natin na ang ating tatay digong na tinawag na idiot o tanga itong dating senador. Panoorin ang full video kung saan minura na ni former President Rodrigo Duterte ang dating senador na si Antonio Trillanes matapos ang mga patutsada sa kanya at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte na tila pananagutin raw ang mag-ama sa mga di umano'y extrajudicial killing sa panahon ng dating Pangulo noong 2016 hanggang 2022. Ay kay Duterte, tanga na lang raw ang maniniwala kay Antonio Trillanes. Narito panoorin ang full video. Kung ano ang natin, ni Trillanes, ang bakla na yan. Ang ginawa na kung hindi magdaldal, hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagutin yung bukanan. Kaya ang isang misteryo, yung isang tao na buko, bakit lumusot sa PMA? Hindi mo nakipaglapan sa Mindanao, walang ginawa ang kulor kung hindi magpublita gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung magmukha. Kala mo, ano? The idiot ito. Sulit ang ating pamumuli. Okay. So, yan po. Napaka malaman na mensahe, sabihin na lang natin, mensahe ni Pangulong Duterte kay ex-Senator Trillanes, poros lang dada. Okay. Kung tinawag niya na kung ano-ano. Pansinin natin yung sabi, wala na siyang ginawa kundi magkudita. Nasaksihan ko po yung 2003 na awkward mutiny na isinagawa nila. Kitang-kita ko doon sa may Makati, yung ginawa nila noon, wala. Then pagkatapos niyan, awkward mutiny, meron pang Manila Peninsula. So, nung una, kala ng mga sundalo, isang pinaglalaban niya yung kabutihan ng sundalo. Kaya nanalo siya, sinuportahan niya ng mga sundalo nung una. But later on, nung lalo na itong panahon ni PRRD at palagi na lang yung kinukontra si PRRD, wala na. Nawala na ng amor ang karamihang sundalo sa kanya. So, ang dami niyang sinasabi. Yung mga violations ko noon ng Duterte administration, yung mga human rights. Siya yung number one na promotor sa na makasuhan si PRRD sa ICC. O, nahuli na siya. May ipapalabas later on na CCTV footages na nandun siya sa Quadcom na mga hearings sa mga so bistado na si ex-Senator Trillanes. Okay so sa mga hindi pa nakapanood yung tungkol sa panalo, napakagandang balita ito. Panalo po si PRRD sa Supreme Court. Yung mga human rights, alleged human rights violation na isinampa sa kanya, panahon ng kanya administration, ibinasura na with finality ng Supreme Court. So ito, panoorin natin itong balitang ito na tinalakay ni Attorney Sal Panelo sa kanyang programa, Itawag Mo Kay Panelo. Yung pinagdadakdak ni Senator Risa Ontiveros, iba pang dilima, jokno na si PRRD, maraming human rights violation. Ito na, nagsalita ng Supreme Court. Ibinasura na ng Supreme Court yung reklamo na naisampa against kay PRRD. Panalo po si PRRD. Panoorin natin tong balitang ito sa Itawag Mo Kay Panelo. Pinaliwanag ni Attorney Panelo bakit walang basihan ang mga
akusasyon kay Pierre Arde kasi Suprema, Korte Suprema na nagsalita. Salamat din sa kaibigan nating vlogger si Truth That Matters. Siya ang nagre-re-upload nito. Pakinggan natin ang balita kay Attorney Sal Panelo. Samantala, Teresa, kinundina ng ilang human rights group ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hinahing o inihain writ of amparo and habeas data lamang kaya that habeas laban kaya dating Pangulo Rodrigo Duterte at ila pang opisyal ng state forces kaugnay sa umano'y pagpatay sa mga human rights workers sa desisyon ng Korte Suprema, final and executory na ito noong April 29, 2024. Una namang ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines at Gabriela. Atty. Sal, ano masasabi mo dito, Atty. Sal? Oh yan, kaya yung ating yung kaibigan nating senadora nag-aabog-abogaduhan dyan. Oh yan, yan ang sagot sa mga akusasyon mo. Korte Suprema na nagsabi na wala, hindi siya nasa likod ng mga pagpatay. Kayo talaga, ang kukulit niyo kasi. Baba, meron siyang bago ha. Ano ba yung headline ngayon? Yun daw si Presidente Duterte pag naimbitan uli dyan sa Senado. At pag nagmura na naman, kukontempt niya na ako, kukontempt. Mm-hmm. Ayun ako, mabuti ko makapasa ka doon sa mga nararoon. Kasi alam mo, pag sabi niya, very rude daw. Inaliwanag naman niya kung ang yung kanyang expression. Mm-hmm. More, hindi lang more, against the criminals. Pinapakita niya lang yung rage. Ang masama kung minumura mo siya, hindi naman eh. Kung minumura mo yung mga nandun, hindi naman. Expression lang yun. Kasi nga daw, Atty. Sal, di ba sabi niya, she's eyeing na i-contempt nga si former President Rodrigo Duterte kasi bisita nga daw siya sa house. Bakit daw ganun yung pag-uugal niya, throwing garbage daw. Sa kanilang investigation daw, Atty. Sal, on the EJK issue, doon sa war on drugs, sabi niya, no one, not even a former president, is above the law. In another up, Ken? Sabi niya, and I quote, in our investigation and extrajudicial killings in his war on drugs, no one, not even a former president, is above the law. Kaya nga pinatutupad niya yung batas eh. Talagang siya nagpapatupad ng batas, hindi kagaya ninyo, kagaya mo. Kagaya mo, Senadora, may batas. Na lang sinasabi, ipagpapalagay na lahat ng inaakusahan ay inosente. Pero ang ginawa mo, pinaparada mong guilty lahat ng mga resource persons. At inaakusahan mo, yan ang ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Di ba? Yan ang ginawa mo kay Alice Go. O, yan ang ginagawa ninyo. Kayong mga narinyan, Itebes, Ibantag, at sa lahat pa. Hindi nyo nga, kayo nga ang above the law eh. Kung makapakulong kayo, hindi lang masagot ang mga tanong nyo, pinakukulong nyo. Pag hindi nyo type ang mga sagot, pinakukulong nyo. O, yan ang above the law. Hindi nyo sinusunod ng batas. Mm-hmm. And sinabi din yung Attorney Sal, no, na tila daw na hypnotize yung public during the 6 years stint ni former President Rodrigo Duterte. And they also hinijacked daw ni former President yung hearing, Attorney Sal, with his expletive-laden defense. Alam mo yung mga yan ang kagaya niya. Yan ang mga bulag at mga bingi sa nagagawang mga tagumpay sa programa ng dating Presidente Duterte. Nagbubulag-bulagan sila, nagbibingi-bingihan. Puro mga anti-Duterte nga yan. Kaya tingnan niyo ha, nung tumakbo kayo, nung una kang tumakbo, binasura kayo lahat ng taong bayan. Etso-diretso ang taong sa inyo, sa Elodoro. O hanggang ngayon ba, hindi niyo nare-realize yun? So until now, ayan pa rin ang pagtanggap ng taong bayan kay dating Presidente Duterte. O tingnan mo social media, ikaw ang sinusunog. Sinusunog ka ng mga tao sa social media. At pinupuri. And still on the issue din sa war on drugs, Atty. Sal, may observation yung mga kababayan natin, especially din sa mga messages na tatanggap natin dito, Atty. Sal. No? Sinasabi nila si dating Pangulo Rodrigo Duterte nasa side down ng mga biktima. Habang si Atty. Risa Ontiveros ay nasa panig daw ng mga kriminal.
Hindi perfecto ang paglaban ng illegal na droga. Kung kaya hindi may iwasan na may masawi, Attorney Sal. But Attorney Sal, sa tingin mo, nakikita mga kababayan natin, bakit ganito ang pag-iisip, no? Ang perception ng ating mga kababayan sa nangyaring hearing, Attorney Sal? Eh kasi nga, mga anti-Duterte yan eh. Kaya dahil anti-Duterte, lahat ng kinakampiya ni dating Presidente Duterte at yung taong ba? At yung mga kalaban niya kriminal, yun naman ang kinakampiya ni itong senadorang to at yung mga kalyada niya. Oh, kapag kaya, pero alam nyo, maniwala kayo, hindi. May katapusan lahat yan, may hangganan yan. At yung ating mga relos, eh nagtitiktak na nag-uumpisa na simula ng inyong pagkawala sa kapangyarihan. Maniwala kayo, tatanggalin kayo dyan sa malawot na dalim.